Isang road rage ang naganap sa kahabaan ng EDSA southbound lane papasok ng Ayala Tunnel kahapon na nauwi sa pamamaril at ikinasawi ng family driver na si Ancito Mateo. Sa pakikipanayam ng Rafi Tulfo in action sa anak ni Tatay Ancito na si Mark, sinabi niyang kasusundo pa lamang ng kanyang ama sa isang estudyante sa school ng magkagitgitan ang Toyota Innova na minamaneho ng biktima at Mercedes-Benz na dala naman ni Gerard Raymond Talusan Yu. Uminit ang ulo niyo nang hindi raw siya mapagbigyang makapag-overtake ni Tatay Ancito kaya hinabol niya ito. At nang maabyutin, saka binaril. So, ayan po yung Innova, ito po yung kwan. So, dito pa lang binaril na niya. Tapos dire-diretso kasi moving ito, so dire-diretso pa rin. And ito, dito na pumunta. So, parang naghiwalay sila. Yung sa pagbaril po nito, dito po pumasok sa back ng right. Tapos tumagas po dito sa yung driver side dito. And then lumabas po dito sa leg niya. Nahuli ang suspect na si Gerard Yu sa Pasig City dahil sa backtracking na ginawa sa mga CCTV footage base sa dinaanan ng sedan. Nakuha sa loob ng sedan ang dalawang rehistradong baril, kabilang ang caliber 40 na ginamit sa pamamaril. Meron po silang LTAP, but what's the difference? Wala siya permit to carry. Hindi po authorized po siya ilabas yung baril. Natagpuan din sa loob ng sasakyan ang original na plaka nito na BCS77. Kinumpirma naman ni Interior ang Local Government Secretary Benhar Abalos na positibo sa gunpowder nitrate ang suspect. The suspect tested positive for gunpowder nitrate. So positive siya, no? One of the CSPAR arms described as a Taurus caliber 40 matched the recovered fired cartridge case from the suspect's firearm during ballistic examination. Kaugnay nito, inihahanda na ng NCRPO ang pagsasampa ng reklamong murder laban sa suspect. As of now, the investigation is continuing, but for sure, he will be indicted or kakasuhan siya for murder in that shooting incident yesterday, 2:30 p.m. No? And in some other cases, if these firearms had been used in different unsolved cases in the past, malalaman natin yan as these firearms will be subjected to ballistics examination. Ayon kay NCRPO Chief of Police Major General Jose Melencio Nartates Jr., sa ginawang follow-up operation ng PNP, natuntun ang bahay ni Yu at ang Mercedes-Benz nito. Kasama rin sa na-recover ay ang Taurus pistol caliber 4 na po na siyang ginamit ng suspect sa pamamaril. Napag-alaman ng PNP na si Yu ay negosyante ng trucking at ang Taurus na ginamit niya sa pamamaril ay lisensyado. General Nartates, sir, magandang hapon po. Magandang hapon po, Apo Senator, at saka sa taga-pakinig natin, magandang hapon po. Kukuha lang po sana kami ng update, General, tungkol po dun sa pamamaril sa biktima si Ancito Mateo ng isang nagangalan Gerard Raymond Talusay Yu, sir. Opo. With regard to the shooting incident, kahapon, dyan sa Along Edsa ng 2:30 p.m., nahuli na po natin, we already arrested the culprit or the suspect in that shooting incident. Also recovered was the vehicle that is driving, including the firearm. Ano na po yung kanyang motibo? Bakit niya po nagawa yung pamamaril, General? Well, as of now, hindi siya nagsasalita tungkol dun sa incidente na yan. But one of the living witness, yung yaya mismo na nakasakay dun sa Innova, nakasama nung nabaril na driver, isang sinasabi niya is hindi niya pinagbigyan dun sa dadaan ng kalsada mula papuntang EDSA. Nagsimula pa yun nang galing ng BGC. So ibig sabihin hinabol po sila nitong Mercedes kasi Mercedes po ang dala nitong suspect. Sa tingin ko po, hinabol po yan. Nakainom po ba siya? Amoy alak po ba? During the arrest, hindi po siya nakainom at wala naman pong sign of he's under the influence of liquor. Okay. So, bukod po doon sa victim na si Mr. Mateo, mapalad naman po na walang ibang nadamay. Tama po yun. Ang naging victim lang po ay yung namatay na driver. While doon sa nakasakay pa doon sa sasakyan, is hindi naman po na galusan except for trauma and doon sa mga bystanders kung saan nag-exit po yung
bullet, ay wala pong nasaktan o natamaan pang iba. And in fact, there is only one bullet cartridge na na-recover, and then therefore, only one ang shot that has been fired from the Mercedes-Benz, from the suspect. Ito ho ba ay Chinese national o Chinese-Filipino po? Filipino po ito. Yung pong sasakyan Mercedes, yan po'y pag-aari sa Register LTO, Susumu Husoy. Ano po yung katungkulan niya doon sa kumpanyang yon, sir? We will be investigating when and how the vehicle is now in control of Gerard Huy. As of immediately after the shooting incident, when we got hold of the identity of the vehicle, it is BCS-77, ang plate number. Tama po yun, nagmamatch na yung plate number na yan, ay, yan talaga ay para sa Mercedes-Benz na yan. At ang registered owner is a certain Japanese national who is living in Las Piñas. So, pinursuho natin doon, and upon checking dun sa area, including the securities, including the kung sino na ngayon yung nakatira dun sa bahay na kung saan nakaregister yon, ay hindi na po, wala na po sila, matagal na hindi na sila nakatira dun, at matagal na rin hindi dumarating yung sasakyan dun dahil wala na siya dun. Siya na po may-ari, si Talusan Yu, pero bakit po hindi pa rin nailipat yung pangalan daw ng sasakyan? Maybe hindi pa nakapag-execute, baka salitaan pa lang na, okay. Sige po. Salitaan pa lang yung kanilang turnover. Yung baril po na ginamit, lisensyado ho ba? At saka anong klaseng baril po, General, sir? Okay, when we profile for the suspect or kung sino may hawak ngayon dun sa sasakyan, kasi nakita lang natin yung sasakyan na BCS-77, through backtracking po ng ating CCTV, the investigators did ask to address in Riverside, Pasig. Doon sa Riverside Pasig na yon, it shows na ang nakatira po doon, Gerardo Yu. Uy, kaya Gerard Uy, kaya kinek po natin yan about sa LTO. Ang isa na nga rin dyan is yung sa firearm. He's a registered owner of two firearms, caliber 40 pa, sang Taurus at sang Jericho. So we asked, when we accosted him at nakita natin doon yung Mercedes-Benz, inimbitahan na natin, investiga, immediately put him in arrest when we recovered the plate number na BCS inside the Mercedes-Benz. Kasi yun na yun yung Mercedes-Benz. Eh. Aha. And then we asked for the firearm. Sinurrender naman yung firearm. Yun. Yun na yung ebidensya natin dapat sa rin. Okay, so yung firearm po na ballistic na po para mag-match na yung po ay nagamit at yung pong bala na basyo ay tumutugma po. Yes, that's correct. Kanina lang po, lumabas na yung result ng ating, when we got hold of this evidence 8 or 7 a.m. this morning, 12:30 or 1 p.m. this day also, nag-release na ang forensic group natin na the cartridge that was recovered in the incident scene. Nag-match ito sa isang firearm na registered under his name. Mm-hmm. That is a Taurus firearm. Taurus tapos 40 caliber po. And aside from that, of course, is when we subjected it to paraffin examination, nag-positive po yun. Ayun. Ano po yung kanyang trabaho, General, itong si Uy? Ang kwan po niya, businessman. And profiling, ang nalaman pa lang natin na yun, as of now, is involved sa tracking. Nais ko po kayong i-congratulate sa punan niyong matauhang kasi po nahuli pala ito. Ginamitan po ito ng police investigative technique o na follow-up operation. So dito lumilitaw na talagang magaling po. Masusi po yung ginawang pag-imbestiga ng ating PNP. Kaya po na nasa kote itong si Uy. Nasa na po ngayon itong si Uy, Sir General? Nasa under ng custody, sa under arrest, nasa Makati police po. At dinodocument po lahat ng sinabi natin, pinag-usapan natin kanina. Nakadocument at dinodocument para for inquest anytime soon. Pasasalamat po is ako lubos na nagpapasalamat, lalong-lalo na sa ating mga kapartners who owns and control of the CCTVs around Metro Manila. Sila po ang isang
nag-cooperate dyan para makita natin kagad kung saan nanggaling at saan pumunta. And at the same time, CCTVs and or documents from different security agencies. Yung alam nyo, yung mga hotel po natin, opo, punong-puno po ng CCTV at security agency. May mga detectives din po sila dyan. Sila po ang nagbibigay ng information. Pinagmamatch lang po natin yan. And so, we were led to that bahay at these pieces of evidence. Sir, gusto ko lang maklarify, ano ho ba talaga pili na? You or oy? Kayo po sabi niyo oy. Gerald Talusan, you. Pala. You. Why you? Why you? Ano po ikakaso sa kanya ngayon, General? Murder po. Ayun, buti. Walang kawala, walang piyansa. With that, maraming salamat po. Police Major General Jose Melencio Nartates Jr., NCRPO Chief. Mabuhay po kay General Sir. Dagdag pa ni General Nartates, kasong murder ang isasampa laban kay Yu. Matagal nang isinusulong ni Senador Idol Raffy Tulfo ang paghihigpit sa pag-aproba ng lisensya at permit to carry firearms outside of residence sa lahat ng mga aplikante nito. Para kay Senador Idol, napapanahon na upang paigtingin ang screening lalo na sa neuropsychiatric exam at drug test na sa halip na urine test, dapat ay require ang mga aplikante na sumailalim sa isang hair follicle test for shabu, marijuana and cocaine. Dahil dito, maghahain ng Senate Resolution in Aid of Legislation si Senador Idol patungkol sa problemang ito. Samantala, sasagutin ni Senador Idol ang punerarya, ang pagbiyahe sa bangkay patungong probinsya at ang pagpapalibing. Tututukan din ni Senador Idol ang kaso hanggang sa makamit ng pamilya ni Tatay Ansito ang tamang hustisya. Sir Mark Anthony, ano pong pwede ko maitulong? Kami na po ang gagawa ng koordinasyon sa inyong family para kami po ay mag-extend ng tulong para po sa inyo po at nakikiramay. Pero pinapabalik po ako rito ng maaga bukas, sir. Dito po sa Makati Police Station, sir, sa center. Para siguro makapag-file ng formal complaint. Siguro po, sir, kasi na-investigan na po kanina eh. Okay. Well, mag-ingat lamang po kayo, sir. Baka naman yung pagpunta nyo dyan, sabay na kayo'y pag-aarigluhin. Huwag na huwag nyo pong gawin yon. Hindi naman po siguro, sir. Kailangan din po namin ng ospisya. Opo, exactly. Kasi po, alam ko na yung mga style niyan, pag mga yaman, kukuha po sila ng mga tulay-tulay. At kuminsan, yung tulay na kinukuha nila, pulis, na kakausapin kayo, kayo'y kukumbinsin na ayusin na lang at magpa-promise ng kung ano-ano, langit at lupa, sa bandang huli, hindi naman po tinutupad. Mga ngako, pagkatapos, once na nakapirmahan na sa police station, tumatalikod na. Huwag po. I-demanda nyo po. And then later on, kapag sa tingin nyo po, ayaw nyo na pong ituloy yung kaso, pwede po sa husgado na kayo ang mag-file ng desistance kung tawagin. Okay, sir. Sige, sir. I-monitor po namin ito from time to time. At usap po tayo palagi. Okay. Okay, sir. Salamat po. Salamat. Ingat po, sir. Salamat po, sir. Salamat po. Sana po matutas po yan. Opo. Huwag nyo po ibang telepono para si Odette, sir. Makausap kayo at ikukunin namin yung mga detalye tungkol sa mga labi ng papa mo at kung saan kami pupunta para magpaabot po ng tulong. Salamat po, Sir Mark. Salamat din po, sir.